Modus, isang paraan ng pagkilos sa galaw ng isang tao o grupo para makapanloko sa kapwa sa pamamagitan ng iba't ibang estilo at strategiya. Ito yung stratification. Ang indicator nito of course is yung income ng family. And the trend is that there is an increasing incidence of poverty. Lalong dumadami yung nasa lower classes. Yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, dumadami. And rightfully, that has to do with the proliferation of what you call now as modus or street gambling. Ngayong pasukan na ng klase, nakakasiguro ba kayong ligtas sang lansangan para sa inyong mga anak, kapatid, pinsan o kamag-anak? Sa lansangan ng Metro Manila, karaniwang makikita ang iba't ibang mga pauso, taktika at bagong mukha ng modus. Ang street crime ay mga krimen na nakukumit sa mga public places natin, katulad yung mga kalye, bus o mga sasakyan. Mga halimbawa nito yung mga robbery, theft, snatching. Ilan lamang ang dura, bubblegum at ipit gang sa mga modus ng mga dorobo. Karaniwang silang matatagpuan sa mga matataong lugar, bangketa, mga terminal ng jeep, bus, MRT at LRT. Target ng mga dorobo, mga sibilyan, estudyante at mga taong madaling lansiin. Ang mga walang kamuang-muang nagsisilbing apple of the eye ng mga dorobo. Bukod doon sa mga nang-hold up mismo ng passenger jeep, ng mga pasahero dyan, ay meron po tayo dyan yung pagka nakasakay ka dyan sa mga pampasahero jeep na yan, pwede ka matukutan, no? So para matukutan ka naman nila, gagawa sila ng mga kanya-kanyang gimmick. So may yung tinatawag natin na meron dyan duraduragan, no? Mangyari, may maduduraan ka ng katabi mo. So mangyari, yung attention mo mismo, mapupunta doon sa damit mo na nagduraan. Habang yung katabi mo naman na isa na kasabwat din ng dura sa'yo, ay dudukutan ka na nila. Maaring laslasin yung pulsa mo, madudukutan, mabibilis sila. Galing kasi ako ng school noon, so pauwi na ako. Nakasakay ako ng jeep. And then, may dalawang lalaki na sumakay. Ginit-git nila ako, tapos ginalapit ako ng isang lalaki. Sabi niya, uy, pare, may dura ka sa likod. Pinupunasa ko na yung dura nga, kasi meron ng dura. Tapos, nung magbabayad na ako ng jeep, nakita ko, wala nang laman yung bag ko, wala na yung wallet ko, may laslas. Kasama rin yan eh, parang yung isa rin yung laglag bariyagang. Maglalaglag sila ng barya, siyempre mapupunta yung attention mo doon sa nilaglag na barya. Kung makikita mo kagad, dadamputin mo yung barya, gabi nila, idudukutan ka na nila. So marami silang paraan para makapanglamang at makapangloko ng kapwa nila. Sa unay, gigit-giting ka, makikipag-usap sandali. At kapag nakapwesto na mga kawatan, dahan-dahan lalaslasin ang sukbit na bag ng biktima. Oras na malingat ka, hulog ka na sa kanilang bitag. Sinturon, alahas at lighter gang, iba-ibang produkto, iisang estilo ng panloloko. Karaniwang silang matatagpuan sa matataong kalye ng Cubao, Baclaran at Recto. Ang modus, panlilinlang sa presyo. Ang inaalok na paninda, halos 10 times the price ang halaga. Ang halagang 20 pesos na sinturon kapag hinawakan at isinukat ng biktima, himalang aakyat sa 200 piso ang halaga. Ang 50, segunda lang ang pagitan, lolobo sa halagang 500 piso. Habang isinasagawang estilo ng modus na ito, sa di kalayuan, nakamanman na mga kakuntsabang kawatan. Sa oras na tumanggi ka sa inaalok nilang produkto, wala kang kawala sa ngit-ngit at pamimilit ng mga dorobo. Ang iba naman talaga ay dinadaan nila sa pananakot eh, no? Whether sinturon o kung ano mang valuables, sapatos, alahas,
lighter. Basta gusto nilang manakot o manloko ng kapwa nila. Lalo na yung mga minor natin, mga estudyante, aalokan nila ng isang balabal, katulad ng sinturon nga, na sasabihin, no, ito, bili mo, murang-mura lang. Pero sasabihin sa'yo, murang halaga, balagyan natin ba, alokin sa'yo ng 20 o 50 pesos. Pagka inawakan mo na yan, magiging 200 pesos na. Pagka hindi ka na pumayag, sasabihin mo, hindi, sabi mo, ganitong presyo lang, eh, nandito na yung mga kasabot nila, tatakutin ka na nila. Number one nga yung kanyang needs. Ito pa rin talaga doon ang iikot yan eh. Kung yung needs mo, hindi mo kayang kontrolin, wala kang ano, no way out para but to get it. Kasi yung satisfaction mo, hindi mo ma-achieve unless makuha mo yung gusto mo. In that case, money. Diba? Yung mga gang, they will do anything to get your money. Hindi papayag yung gang na nanalo ka. We're gonna take your money whether you win or not. Ano nangyayari sa mga criminal yan, no? Yung mga gangs na yan, no? Ang nagde-develop dyan yung ano nila, yung dupadami yung peer nilang kasama. So, bawat dumadating, merong ibang expertise. Hanggang later on, magiging parang organized na yan eh. Kanya-kanyan sila ng mga specialty nila. Cellphone. Isa sa produkto ng bilis na pagbabago ng teknolohiya. Sinong mag-aakalang maging ang cellphone na gagamit na ring modus ng mga dorobo? Ang nangyari ngayon, meron tayong binabantayan na grupo. Pagano, sasalubungin ka na kagad niyan, marami sila. At pilit na kukunin yung mga importanteng gamit mo. Yung cellphone, pag naipag-usap ka ng pagkinuha na yun, wala na. So yung mga bagay na yun, dapat tinatago na kagad natin sa loob ng bag natin. Ang nagtitig advantage ngayon yung mga magnanakaw natin sa mga areas na maaari silang makasalisin ng mga gamit, sasalisin ng mga cellphone, ng mga gadgets. Dito marami yung gumagalang ganun. Sa kahabaan ng Recto Avenue, Manila, matatagpuan ang iba't ibang uri ng second-hand na cellphone. Tulad ng ibang mapagsamantalang grupo, naglalabasan ng mga miyembro ng cellphone gang pagkagat ng dilim. Ang modus ng mga dorobo, ang pang-hold up sa cellphone na nabili ng parokyano. Ang nabiling cellphone, balik naman sa bangketa. Naghihintay ng susunod na biktima. At ang pobreng biktima, tila iginisa sa sariling mantika. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kahirapan at kawalan ng edukasyon ang pangunahing dahilan kung bakit kumakapit at naisasagawa ng iba nating kababayan ang iba't ibang uring modus. Sa pagsisiyasat ng bitag, apat na aspeto ang nakikitang dahilan ng criminologist kung bakit namamayagpag ang mga modus sa kalye. Una, may mga taong alam na krimen ang isang bagay, pero patuloy pa rin nila itong gagawin dahil sa kahirapan. Kung sa salitang sa lingwaheng kalye sinasabi natin, kaya siya nag-commit ng crime ay kasi pulubi. Maraming sa kahirapan, mas pinili niya na mag-commit ng crime despite the risk. Pangalawa, nahahasang isang manggaganjo sa isang modus base na rin sa mga natutunan niya sa ibang grupong dorobo. Sa pagpagsosyal o pagkikisalamuhan natin sa buhay, sa ating pamilya, kung hindi tama yung pagpapalaki ng pamilya, yung association natin sa ating mga peers or kapwa, sa ating mga kabarkada, sila rin mismo kasi ay pwede rin mag-influence sa atin para tayo ay magkapag-commit ng crime. Pangatlo, ang pagiging natural para sa isang tao na isagawang modus dahil na rin sa tagal na panahong ginagawa nito. Kasi nga, ang isa pang theory nga sa crime kasi is the natural instinct of survival natin. The natural instinct of survival would dictate na you have to exercise dominance or power over the other. Panghuli, ang pagiging eksperto ng isang tao sa modus ay kadalasan nauwi sa madugong krimen. Yung tao kasi bago siya mag-commit ng crime, tinitimbang-timbang niya yung rewards vis-a-vis dun sa punishment. It's irrational. Yung sabi nga namin, sometimes crimes can be for a purpose. Kasi alam nila na ang reward sa panluloko ay mas malaki
kumpara sa risk na mahuli siya at maparusahan, ay gagawin at gagawin nila yan. Patuloy ang pagdami ng modus sa lansangan. Yung mga sumasali dyan, nagpa-participate dyan, they're not looking at a bright future. Hindi stable yung nakikita nila sa kinabukasan. So they are looking after quick cash or quick riches, di ba? Yung mga quick fixes with their economic problems. So pagka nakit sila ng opportunity sa isang ganito, baka sila makapag-chamba or maging hustler sila. Kasi you can learn hustling in the streets, di ba? Such that you think that you have the advantage over others. Hindi pa sila ganun sanay sa ganung mga proseso. So they take their chances. Habang lumalaki ang group, ang kanilang needs ay lumalaki din. So they would be starting sa mga simple betting, ganyan. And later on, hold up na hindi na kaya ng mga simple betting yun. Katabi ang lalakad dyan, una, dalawa, tatlo. Kaya nga gang eh, parang parami ng parami na. So yun yun. Touch move, two moves. Isa ito sa mahigpit na patakaran ng larong chess na ginagamit naman ng mga durobong chess gang. Taong 2005 at 2007 nang unang mahulog sa patibong ng Bitag ang chess gang sa Cubao at Calao sa Maynila. Nagpapalipat-lipat man ang lugar, hindi pa rin nagbabago ang stilong panloloko ng grupo. Sila yung hinuli dun sa Cubao. Tapos naglaylo lang sila. Tapos yun, lumipat nga ng MCU. Ito sila, yung isa doon yung mismo nagpapusta. Tapos yung anim na doon, sumasama sa kumpul. Kunwari, pumupusta din sila. Kunwari, natalo. Kunwari, nananalo din sila. Pero di alam nung biktima talaga na magkakasabot tong mga to. Kasi pagkatapos na magligpit, kanya-kanyang hiwalay sila. Tapos maya-maya, magkukumpulan ulit sila, papalaro ulit. Ang mga miyembro ng sindikatong Chess Gang, nagmamasid sa mga nagdadaang tao. Animoy, isa-isa nilang inaamoy ang mga taong pwedeng mabiktima. Ano, sa isa nilang laro, dalawa, tatlo. Kasi kadalasan, kunwari, pupusta rin sila eh. Tapos, aayain ko nila, pare, ano, bakas ka sa akin. Bigyan akong 200. Sa'yo, 300, 500. Doble yung panalo. Parang ganun, kakainganyan nila, tinuturo nila yung moves sa'yo. Pero yung pala, may iba pang moves na ano, pwedeng gawin para mamati. Ang kanilang mga biktima, mga taong madaling mahikayat sa pag-asang siswertihin sila. Mga individual na nais makachamba at ipaubaya ang biyaya sa kapalaran. Ang dating simpleng libangan sa lansangan na bahira na panloloko at panggagancho. May makikita kayo sa daanan na nag-chess, no? Maingganyo ka kung ikaw ay mahilig sa chess, sa larong chess, ay titingin-tingin ka. Pero makikita mo na minsan aayain ka na mismo nung itong mga grupo na to para maglaro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 sasabihin siya minsan, bibigyan ka ng advantage kung phone mate o ano dyan, less rook. Basta bibigyan ka para maingganyo ka mag-chess. At eto, pag natatalo ka na o natatalo mo na yung kalaban mo, may darating na mga kasamahan yan. Tatakutin ka na nila, kukunin na yung pera mo, at saka kung ano yung valuables mo. Oh,
So madalas naman ang ginagawa nila, kahit na sabihin mo pang binigyan ka ng advantage o partida, matatalo ka pa rin later on. Ah, makikita mo sila doon sa maraming tao na nagko-converge, yung mga nag-a-apply ng trabaho, yung mga ayaw mainit. So naglalaro sila ng chess. Gano nang mga hindi sila pupunta doon sa mga lugar na masisikip. Doon sila mismo sa mga tapat ng mga establishment. Estudyante nga mismo, minsan ang ano nila eh, na nabibiktima. Tataya ka doon na mag-participate. Ah, risk-taker ka din eh. So, alam mo na sa sarili mo na medyo delikado, bakit ka ba? Why go there? It will all start sa iyo mismo. Diba? You stay away. Kaso nga, gusto mo rin kumita. Alam mo, kaya ko to. Hindi yun eh. Hindi niya alam na, di ba? Wala pala siyang panalo. Sa sociology, ang indicator niya actually is yung income and the consistency of the income. So, ang sinasabi natin dito kanina, yung mga nagpa-participate dyan, their future is not predictable. Ang kasali dyan sa mga lower brackets na sinasabi natin ay walang permanenteng trabaho. At mababa yung sahod nila mula sa mga hindi permanenteng pinanggagalingan nito. Sila yung mas susceptible to participating in such activities, street gambling or modus. Ngayong pasukan na ng eskwela, pinag-iingat ng bitag ang mga magulang, lalo na ang mga estudyante. Basta maging aware po tayo kung ano po yung nangyayari sa kapaligiran natin. Wag po tayo basta magtitiwala, tingnan natin yung katabi natin. Maging alerto tayo, maging tingnan natin lahat ng nangyayari. Narito ang mga modus sa lansangan. Alahas Gang, Sinturon Gang, Lighter Gang, Bubble Gum at Dura Gang at Chess Gang. Nakaabang lamang sa inyong daraanan, naghihintay ng susunod na mabibiktima. Be conscious. Criminals are just out there, lurking. Anytime, pwede kang mabiktima. Huwag kayong madadala ng mga salita. Na makikita nyo kasi simple betting, malaki yung kikitain, no? So, huwag maging gahama, yan, no? Gahama, huwag ganon. Be wise enough. Kasi itong mga taon to, they are ready to take your money, no matter what. Tandaan, maiiwasan ang pamamayagpag ng mga dorobo sa lansangan kung walang magpapaloko. Mag-ingat, mag-ingat.